Ngayon po, magtitimpla na po tayo ng ating epoxy ANB. Sa unang bukas po ng lata, kailangan po haluin po natin silang mabuti. Kapag nahalo na po natin, kukuha na po tayo ayon po sa ating gagamitin. Panatilihin po natin malinis ang ating mga lata para po pag ating tinakpan hindi po sila madudumihan. Pinid din po yung isa nating epoxy ANB, haluin din po natin. Kailangan po magsindami lang sila yung pinuha po natin nung una. Ang mix po natin yan na 1:1 or equal. Natin ang ating epoxy ANB. Niligyan ko po siya ng acrylic thinner para po maging mas madulas at malambot. Haluin po natin ng paleta yan hanggang sa mahalo mabuti. Kailangan po maging isang kulay na lang po sila. Lagi po natin lilinisin ating paleta para po maging mas maganda ang
ngayon po, ipapakita ko rin po sa inyo kung paano po magtimpla ng epoxy NB na may kulay. Kukulayan po natin to. Ginagamit po ito sa mga varnish finish. Kailangan po natin ang tinting color, burnt amber or burnt sienna. Depende po sa kulay na inyong gusto. Mix lang po mabuti hanggang sa maging isang kulay na sila. Ngayon po, ipapahid na po natin yung may kulay nating epoxy para po makita natin ano pinagkaiba nila. Light color po yung original, pinaligan po natin ang kulay, naging dark. Ginagamit po yung may kulay sa mga varnish finish po. Ngayon po, napatiyo na po natin ang ating epoxy NB. Overnight ko pong pinatiyo yan. Pero kung nag-apura po kayo, pwede po ng 2 oras, pwede na pong lihain. Yan po, at tiyo-tiyo na po yan. Masarap pong lihain yan, malutong. Papakita ko po sa inyo kung paano po ito nililiha. Niliha po natin para po malaman natin kung ano itsura ng ating ginawa. Ilihain niyo po yung mga sulok-sulok, yung mga kanto. Yan po, ready na po siyang pinturahan. Kailangan po ilihain ng mabuti yung mga sobra-sobra, kailangan po tanggal po yun. Yan na po yung ating magsisilbing liston. Po natin paglilihan. Pwede na po yan mapinturahan. Sana po meron po kayo natutunan sa ating mga video. Like, share, and subscribe na rin po kayo. So ayan po, maraming salamat. Babu!